Jones na ipinatutupad ng pamahalaan sa ilalim naman ng Alert Level 3. Kaugnay niyan, makakausap natin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Magandang umaga sa iyo, USEC Malaya. Yes, magandang umaga, Secretary Martin and USEC Rocky. At magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. USEC, naku, nagdagsaan na ang mga tao sa ilang pasyal sa Metro Manila. Wala naman po bang na-report sa inyo na any untoward incident ang mga LGU natin? Opo, wala naman pong untoward incident, pero tama po kayo, nagtagsaan po yung ating mga kababayan sa ilan sa mga public places natin dahil nga po under alert level 3, ay bukas na po ang ating mga parke, mga plaza, public gardens at mga scenic viewpoints. Ngunit paalala po natin sa ating mga kababayan na ito po ay up to 30% lamang ng operational capacity nitong mga lugar na ito. So kailangan po nating sundin ito. At pangalawa po ay gamitin po natin yung ating pagmamahal sa bansa at sana po umiral ang disiplina, no? Na wag po tayong magkumpul-kumpulan at lagi po nating susundin yung minimum public health standards gaya ng paggagamit ng face mask, face shield. Napaghandaan naman po ba agad ng Metro Manila mayors itong implementation ng Alert Level 3 gayong sinasabi nila na hindi naman sila nakonsulta tungkol dito? Opo, Sec. Unang-una po ang mga mayors po, no? They comprise the Metro Manila Council which is chaired by Mayor Edwin Olivares at nandyan din po of course ang chairman ng Metro Manila Development Authority. At ang MMDA po, si Chairman Abalos, ay miyembro yan ng IATF. So yung mga position po ng mga mayors ay naipapaabot nila through the IATF at madalas po ang mga meeting ng mga mayors at ng IATF at iba pang mga ahi ng gobyerno, kung minsan nga po nakakasama ako dun sa mga pagpupulong na yon. So dahil po sa koordinasyon ganyang ginawa natin between the MMDA, the IATF and other government agencies, ay alam po nung ating mga mayors yung mga pamantayan ng Alert Level 3. No? Kaya naman po buo ang kanilang suporta dito at nagkaroon po ng tamang paghahanda para sa implementasyon nitong ating bagong alert level. Under the Safety Seal Certification Program, may additional 10% sa operational capacity ang mga establishments na meron ito. Ilan na ang mga safety seals na na-issue ng pamahalaan? Yes, no po, napakalaking bagay po ito, Sec. Martin, sa ating mga negosyante. Dahil sabi nga po ninyo, kung meron silang safety seal na galing sa ating pamahalaan, ay meron karagdagang operational capacity. So, madami-dami na po ang nag-apply nito. 86,159 establishments have applied. Out of this number, 45,649 ay naaprubahan po ng iba't ibang government agency. At meron naman po mga na-deny. 9,794 were denied. So hindi po yun automatic. Kung hindi po papasok sa pamantayan ng safety seal, ay hindi po talaga mabibigyan ng safety seal certification. So all in all, meron po tayong 45,649 approved or issued safety seals all over the country. At dito po sa National Capital Region, 12,652 na ang ating na-issue. Iba't ibang ahensya po yan, Sec, ang nag-i-issue niyan. Excuse me. Nandyan po ang DTI at 4,152. Department of Tourism at 1,085. DOLE at 541. DILG at 12,154. At kasama din po, of course, ang pinakamalaki, ang local government units at 27,717. Kumusta naman po ang implementation ng granular lockdown sa Metro Manila under the alert level system? Nakapagbigay ba ng tulong ang national government sa mga nakaka-lockdown?
Yes, ongoing po, Sec, ang implementasyon nitong granular lockdown as part of our strategy under the alert levels. Kahit ano pong alert level ay pwede pong mag-granular lockdown. At bumaba na po ang mga naka-granular lockdown. No? Noong October 1, meron po tayong 303 na areas sa Metro Manila na naka-granular lockdown. Pero ngayon pong October 15, 139 na lamang ang naka-granular lockdown. So malaki po ang pagbaba. Consistent po ito sa mga datos natin sa case transmission and increase in vaccination dito sa National Capital Region. So ito pong 139 lockdown areas na ito na ongoing right now, ang pinakamarami po niyan ay nasa Pasay may 33, sa lungsod ng Maynila 34, sa Quezon City 30, Pateros 27, at meron din pong 10 sa Las Piñas, at the rest po ay tumototal nga po yan ng 139. And meron po tayong 617 affected families ngayon na under lockdown dyan sa 139 areas na yan. Magmula po noong implementasyon ng alert level system sa Metro Manila, meron na tayong 896 na areas under granular lockdown. Ngunit yung iba po dyan ay tapos na. No? So we just have 139 at present. Ngayon, doon naman po sa inyong tanong, Sec, sa naihatid nating tulong in terms of family food packs, marami-rami na po ito, no? Around 30,275 family food packs have been delivered by the DSWD to the different local government units in the National Capital Region. Hindi lamang po ito doon sa mga areas under granular lockdown, doon na rin po sa ibang mga lugar na nangangailangan din ng tulong. Ang cost po nito is 19.5 million. And the majority of the food packs were distributed in the City of Manila, Caloocan, and Quezon City, kasi sila naman po yung mga pinakamalalaking LGUs natin sa Kamaynilaan. Matapos ang pilot run ng vaccination ng younger age group sa mga DOH hospitals, kailan naman magsisimula ang pagbabakuna sa mga kabataan ng mga LGU hospitals at ano ang targets dito, Yusek Jonathan? Yes, sa Biyernes na po, Sec Martin, magsisimula ang phase 2 ng ating pediatric vaccination pilot dito po sa National Capital Region. At ang target po natin dito sa pilot na ito is 144,131 na mga kabataan from 15 to 17 years old. At ganun pa rin po, ang atin pong priority ay yung mga may comorbid. So, nagsimula po tayo last Friday sa mga DOH hospitals.